di ba nga milyon-milyon nga ang mga donasyon at ang mga binibigay na tulong ni Senator Manny Pacquiao dahil din sa pandemic na yan? Eh ikaw, Agot, no? Anong binigay mo? Priceless collection ko. Priceless. Oo. Ayan, oh. Hindi ito pagyayabang, kundi ito proud ako dito kasi itong watch na to, nakita niyo, oh, si President Ferdinand Marcos. Oh, kaya ikaw, Agot, baka naman ikaw ay naiingi. Hi, mga katropa, magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman at ako ay masayang masaya dahil dun sa pagkakabasura ng aplikasyon ng franchise ng ABS-CBN dahil kasi nakita naman talaga natin yung mga violations sa mga pagkukulang nila, no? Kaya yung mga nagsasabi dyan na wala namang kasalanan ay sobrang naman kayong bulag at bingi, no? Ngayon, pag-usapan natin, mga katropa, yung sinabi ni Agot Isidro tungkol kay Jinky Pacquiao, ano? Ano ba naman ang problema doon? Si Jinky Pacquiao, nag-post lang ng picture ng kanyang bisikleta. Eh kasi nga, novelty. Hindi man ibig sabihin nyo, nagyayabang siya. Ano ba naman ipagyayabang mo sa bisikleta? Kahit pa ba sabihin na may tatak ng Hermes yun, eh bisikleta pa rin yun. Pinost lang yun kasi siguro natutuwa siya dahil na kasi merong naiiba. It's a novelty thing, no? Meron talaga mga taong na gano'n na, di ba marami naman tayong nakikita sa Facebook nagpo-post ng kanilang mga koleksyon, ganyan, at yun naman ay hindi natin pwedeng sabihin na pagyayabang, no? Tapos sasabihin pa sa panahon ng ano ng pandemic na napaka-insensitive ba? Eh, teka nga, eh di ba nga milyon-milyon nga ang mga donasyon at ang mga binibigay na tulong ni Manny Pacquiao, ni Senator Manny Pacquiao dahil din sa pandemic na yan? Eh ikaw, Agot, no? Anong binigay mo? Ha? Eh, para sabihin mo na insensitive. Eh, wala bang karapatan yung tao na magkakaroon man lang na konting novelty kasi na iba nga yung collection niya, no? At hindi naman yung talaga, hindi yung pagyayabang, kundi nakatuwaan lang niya. Kasi nga, may mga tao talaga inag-iingat sila ng mga gamit nila. Gusto nila na parang kasiyahan na sa kanila na meron silang ganong collection. Pero hindi yung luho talaga na akala mo yung pagyayabang na ganyan, no? At para sasabihin na panahon ng pandemic, eh ang dami nga naitulong ni Senator ni Manny Pacquiao, no? At yun ba naman, eh dahil naman sa pinagdaanan nila, hindi naman sila nagyayabang, di ba? Hindi naman nila tinatago yun na yung kahirapan ng buhay nila dati hanggang sa maging champion si Manny Pacquiao sa ano sa larangan ng boxing. Eh, yun na ba bang maliit na bagay na gano'n? Eh, ipupuhula mo na sa kanila? Tapos sa sino, pandemic kasi? Eh, sila nga, ang dami nila na ibigay na tulong eh. Eh, ikaw, anong tulong na ibigay mo? Ha? Para punahin mo si Jinky Pacquiao. Hindi ko sila kaibigan, hindi ko sila kahit kilala. Kaya lang, yung masyado namang drama yung iyong pag-akusa sa kanila. Parang namang ikaw lang ay napakalinis, no? Eh, teka, ikaw ba may naitulong ka? Ano naitulong mo? Baka hindi pa nga umabot ng 1,000 tulong mo kaya sa 10,000. At saka teka muna, bisikleta lang yun, no? Binurog-durog mo na si Jinky. Eh, si Sharon Cuneta nga, di ba, nag-post mo kanyang mga milyon-milyon na mga relo, di ba, yung Rolex niya, na diamond studded, na ang isang piraso, nagkahalaga ng mga 5 million. Oh, pagkatapos eh, sasabihin nung ganyan, eh, may tao talaga na, ano ba naman yung nag-post na gano'n, eh, di ba? Oh, tapos sasabihin mo, napaka-insensitive, pabihira, oh. Oh, eh, ito naman si Sharon, nung nag-post ng kanyang mga Rolex, eh, sasabihin niya, they can never have you because they are bad, ganyan. Oh, parang gano'n yung sinasabi niya. Grabe naman, no? Ano ba naman yung pagbili ng Rolex para namang, well, porke pala wala kang Rolex, eh, bad ka na, ganyan. Eh, kagaya ko, ito, magpo-post ako para lang masabi sa inyo na yung ginawa ni Jinky, hindi yung pagyayabang o ano, hindi rin ito, kundi may tao talaga na marami silang mga koleksyon na magmula pa nung kanilang pagkabata, ganyan, eh, meron sila iniingatan ng mga gamit, yung binibigyan nila ng value, no? Eh, kagaya ko, di ba? Oh, eh, sasabihin ni Sharon, eh, they can never have you ganyan. Siya lang ba may karapatan? Siya lang ba may karapatan? Eh, ako, ang dami-dami kang Rolex, oh. Nakita mo yan?
Oh. Oh, yan. At saka yung mga Cartier ko, yung mga Omega, no? Puro mga top brands yan. Oh. Yung alam niya yung hihili ko sa pagkukolekta ng relo, ano pa ako? Nasa college pa lang ako noon. Eh, ito nga, yung una-una kong relo na mga collection, mga mura lang na brand, mga mumurahin lang yan. Di siyempre, ako naging lawyer na, tapos ang dami ng naging magandang pangyayari sa buhay. Di siyempre, nakabili din ako ng mga gamit na gusto ko kasi fascinated kasi ako sa relo. Kasi bakit na pagkaliit-liit na bagay, yung makina niya napaka-accurate na takbo. So, parang napapascinate ako. So, kaya na-collection ako, ganyan. At saka, hindi ka naman maluho sa ibang bagay, pero hindi sa... Hindi naman maluho sa ibang bagay, eh. Sa relo, yan ang... Eh, kotse ko nga, ordinary lang yung mga kotse ko, eh. No? Pero alam niyo ba, kahit na sabihin pa ng mga Rolex yan, Cartier, Omega, no? Kung ano-ano mga brand, no? Ang pinaka... talagang binabalyo ko sa lahat na collection ko. Priceless collection ko. Ito. Treasure. Oo. Ayan. Oh. Hindi ito pagyayabang ko. Hindi ito. Proud ako dito. Kasi itong watch na to, nakita nyo, oh, si President Ferdinand Marcos. Oh, di ba? Oh, yan. And then, meron pa yung isa yan. Yung magkasama sila ni President Marcos at saka si Madam Imelda Marcos. Oh. Ikwento mo yung... Kasi nga, collection to eh. Hindi naman yan dahil na nagyayabang ka. Apa, ikwento mo yung ano? Uh-oh. Yung story dyan sa isa mong paano mo nakuha? Pwedeng ikwento? Mapapahaba pa yun eh. Pero ito favorite ko ha. So, kahit na... Marami akong Rolex, o kaya mga Cartier at saka Omega at mga iba-iba pa, mga ito nga yan, vintage pa to, mas batang sa akin. Yung Omega na vintage talaga, siguro kasi mga 1950s pa ito eh. Meron akong mga top brands, and then meron din ako ng mga mura. Yung mga umpisa akong mag-collect ng relo, ayan. Pero favorite ko ito. Kasi, Marcos pa rin. No? Kaya ikaw, Agot. Baka naman ikaw ay naiinggit dahil wala ka nung ano yun. Understood naman yun. No? Kasi ikaw ay laos na. Laos ka na ng artista. Losyang ka pa. No? Siguro hindi ka kumikita. No? Ay, nainggit ka sa kay Jinky. Sabi nga nila, no? Pag inggit, pikit. Maganda sa'yo, kumanta ka na lang nung kailangan kita. No? Yung kailangan kita. Kasi siguro wala kang kita, kasi laos ka na. No? Mag-aano ka ng mga tao, gagawa ka ng drama. Bihira ka. Oh. Yan ang hirap sa mga laos eh. Wala nang ginawa, kundi punahin yung mga nananahimik. No? Yan ang ugali ng mga dilawan. Tsaka napakaraming na itulong ng Pacquiao family. Pacquiao family, hindi ko sila kaibigan, hindi nila ako kilala. Pero sinasabi ko lang, magpupuna ka, pandemic. Eh sila nga, milyon-milyon nga yung naitulong nila eh. Ikaw, wala ka naman naitulong eh. Ano, final ano mo? Okay. Sa congratulations! Oo nga pala, congratulations sa Pilipino at maraming salamat doon sa mga bumoto sa pag-deny ng praktisa ng ABS-CBN kasi talaga naman katakot-takot ang kanilang mga kasalanan at mga ginawang kabalbalan at kabulustugan, no? At yung mga nagsasabi na wala namang kasalanan, abay, bulag kayo, bulag at saka bingi. So, sobrang dami nang naiungkat doon sa hearing. Congress, sa hearing, sasabihin nyo pa rin wala kasalanan. Yung mga bobo pala kayo eh. Okay, bye-bye. At saka maraming salamat sa lahat ng sumuporta, tumulong sa atin na mag-post, mag-like, mag-share, nag-ingay talaga nun. Oo. Yung nung mga live natin. Yung pangyayari dyan sa ABS-CBN, kung walang mga nag-ingay, no? Yung talagang pinukpok talaga naman, no? Eh baka nyo, eh, yun lang pagpasa ni Speaker Alan nung dapat na railroad yun na yung bill eh. Yung talagang umangal ako ng umangal dyan eh. At saka diba, talagang alaki rin ng sakripisyo yung ginagawa natin. At mga kaibigan ko, nagpunta pa kami sa Supreme Court, nag-file kami ng kaso. At araw-araw, nasa radyo ako, nasa TV, para lang na magpukpok yan. Kailangan
makagawa talaga ng public consciousness, no? Mm-hmm. Public awareness. O ayan, ang nangyari. O di, yung higante ng propaganda at indoctrination at ng pag-brainwash ng mga Pilipino, wala na. Okay? Okay. Bye-bye. Thank you.